yung itsura ng ating talong, agri-farmers, oh. Ay, naku po. Yun. Ito yung pangalawang area. Ito yung una. Ang una, ano pa rin? Kita na yung 6 months. Meron pa namang bulaklak. May mga panibagong bulaklak, panibagong bunga. Tuloy-tuloy pa rin. Alaga lang. Ito banda, ganun rin. O, ito agri-farmers, oh. Marami siyang bulaklak, kahit malago na. Ito, may mga bunga pa rin. Yun, mga susunod na nating harvest. Ito yung mukha ng naharbisan. Yun. O, may mga bagong toy-toy. Tapos, ito. Makikintab pa rin. Sa awa ng Panginoon. Yun, oh. Doon naman, nag-ano pa tayo dyan, pa-recover kasi bago tayong nag-grass cutter dyan. Kita nyo naman sa baba. Nag-grass cutter na yan, lahat. Hanggang doon. Kaya lang, wala pang mga ganito puste. May iba dyan, natutumba na. Pero, expected sa mga susunod na harvest, bigay ito ng marami rin. Dito lang yung mga marami nagbigay ngayon, saka doon sa baba. So, puntahan natin yung ampalaya natin. Ito yung ating ampalaya. Ito, agri-farmers, well, malapit na to. Lalaki talaga siya. So, ito yung sinasabi ko na kukunan natin ng buto. Ito may kasunod. Meron din sa taas. Yan, tuloy-tuloy yan. May mga tuy-tuy. Yan. Ito rin sa kabila, ganun din. May tatlo rin dito. Oh. Dalawa. Tatlo, ito yung pang-apat. So, may mga tuy-tuy sa taas, oh. So, parang kumapal na siya. At nagsimula na siyang mag-ano. Magbunga ng marami. So, sana tutuloy ito. Ito, meron pa namang tuy-tuy, oh. Yun. May mga tuy-tuy. So, malapit na siguro itong mahinog. Titigas pala siya. Akala ko kasi nung pinisil ko nung nakaraan. Parang lumambot ito, ganito ba? Malambot itong mga ganito. Pero ngayon, bigla siyang tumigas. Siguro makaproduce tayo ng mga buto nito na marami. So ano na siya? 47 days. Si ating ampalaya, Galaxy Max F1. Sana po magtuloy-tuloy ito. Kasi trial pa lang ito. Pang production natin ng maramihan. Target natin mga 2,000 plus. So tingnan natin kung ilang buto yung makukuha natin sa dalawang puno na to. Kung abot ba tayo or mahigit pa ba. Kasi pag tinanggal na to, oh ito, bibilis yan at saka dito. Mabilis siyang lalaki. Para na rin na kumbaga maano natin yung support ng tanim. So kahapon hindi tayo nakapag-drench. Drench siguro tayo ngayon ng tubig. Agri-farmers. Drench tayo para ma-maintain natin yung moisture ng lupa. Kasi may nag-drench tayo ng abono dito. So kailangan natin banlawan. Kahapon hindi tayo nakabanlaw kasi focus tayo doon kay talong. Nag-mower tayo doon, no? Grass cutter. So ngayon, kuha tayo ng tubig. Para i-drench natin para hindi ma-dehydrate. So ito, may mga tanggalin natin itong mga ganito. Siguro nakapasok, pero siya lang isa. Hindi naman marami. Okay lang. So kahit ganito, meron pa siya, nagsanga pa siya dito. Healthy pa naman. So far, sana tutuloy ito lahat. Ito pala, parang mag-action siya ng ganito. So, kailangan talaga supportahan natin yung foundation.
kasi sa nakikita ko pag mag baluktot siya, kulang sa tubig at saka sa abono. Meron ba dito? Ito'y hindi pa siya masyadong malago, pero ano na, umaakyat na talaga siya. So kailangan natin ng ano dito, no? Parang poste. Hindi pa naman nagano. Hindi pa nagbagsak. So ito, ibagsak natin 'to. Yan. Para makalambitin siya. Maganda 'yung pagtubo. So 'yun lang, update ko lang kayo regarding dito sa ating ampalaya. Kasi nung nakaraan, nung nag-update tayo, maliit pa 'to. Ngayon, napakalaki na. Pwede na siyang harbisin. Yung ganitong mga klaseng ano, pero gaya ng sinabi ko, mag-produce tayo ng sarili nating buto. So hindi natin 'to gagalawin kung hindi talaga mahinog. Yun lang, kasi ang target natin hindi pang production, kundi ano, source ng seeds. So yun lang, yun lang yung matutuloy lang, yun lang kukunin natin. Harvest tayo ngayon. Ito yun, oh. Dami pa naman. So tapos na. Ganda na muna, agri-farmers. Salamat sa panonood. At kung bago pa lang kayo sa ating munting channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakishare po at like. At pindutin yung notification bell para updated kayo sa gagawin nating videos. Patungkol sa talong, ampalaya man, o kahit anong gulay. Hanggang doon lang muna. God bless. Maraming salamat.